Morning mga muling ting. Ay, ano na pala? Good afternoon na pala. It's 12 in the afternoon na. So, akala ko maaga pa. Anyways, meron tayong bagong dating dito, Sonny Vayo. Makapal siya mga muling ting, no? Makapal. Pero, parang old module na siya eh. Pero Core i5 ang laptop na to. Buksan ko muna ha. Missing ko lang yung camera natin. Ayan. Pag binuksan ko na siya, specs na nakalagay rito is Core i5. So, ang main problem nito, kagabi na test ko lang is yung kagabi pati dumating, ngayon lang natin siya aayusin. So, kagabi initial checking lang. Ang nakuha ko ritong problem niya is ano, blue screen. So, akala ko blue screen lang, pero sinasabi nung may-ari nito is namamatay daw. Hindi ko naman alam kung ano yung namamatay na yon, kung blue screen ba yon, kasi bata yung kausap ko, medyo teenager. So ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung main problem niya. Kasi kagabi nagtry akong gumamit ng SSD, ganun pa rin namamatay siya. Nag-auto shutdown siya. So papakita ko sa inyo mga muling ting. Hindi ko alam kung ano yung reason ba't siya nag-auto shutdown. Tapos pansin ko din, may mga keys na hindi gumagana sa ano niya, sa keyboard niya. Kaya pag nagpa-press ako ng mga F1, F2, F3, hindi siya nagre-response. So yun, tumutunog yung ano niya. Hindi ako sure. Tumutunog yung fan. Fan yan, tingin ko. Yan o. May maingay na umiikot sa loob. Check natin yung specs nito kung ano to. Natin kung ano yung specs. Naka Core i5 second gen. Ayan, Core i5 second gen na 4GB memory. So, tingnan lang natin, tingnan nyo, mamaya mamamatay yan. Tinitingnan ko kung may problema tayo sa ano, overheating. So yung memory niya ay 45%, yung CPU 2%, SSD. Actually yung SSD niya nakalagay dyan, bago yan. SSD ko yan. Kaya hindi ko tinitingnan na SSD yung problema. So check natin CPU niya. 1% lang naman eh. Hindi siya nagtatagal ng ano ng buhay. Hindi siya nakakatagal na buhay siya. So let's see kung mapapahiya ako. One percent lang oh yung CPU.
22%, 28, 30. Focus natin sa CPU. Yun. Wala na, patay na. So, hindi ko alam kung ano yung main problem nito, pero mag-stick muna tayo sa overheating. Tingnan muna natin kung yun talaga yun ang problem niya, yung overheating. Dahil namamatay siya. So check natin yung CPU niya. So but before anything else, mga kabuting-ting, gusto ko lang po sanang mag-ano sa inyo na kung meron po kayong mga laptop or desktop na may problema, pwede po kayong mag-message sa ating YouTube channel. Punta po kayo sa ating community tab. Makikita nyo naman po sa community tab natin, nandun po yung aking Facebook page and Facebook account. So kung malayo po kayo, kung nasa province, pwede nyo naman po yung ipadala via LBC or JNT or any other courier. Tapos kung along Metro Manila naman, kahit po lalamove lang or grab, depende po sa inyo kung ano po yung gusto nyo gamitin para po sa ating transaction. So shipping, sagot nyo po yun, back and forth. Tapos kapag na-repair na natin yung laptop or yung computer nyo, payment first po muna, bayaran nyo po muna yon. Then pag nabayaran nyo na po yung repair natin, then ano nyo na po, papadala ko na po yun sa inyo. So yun, don't worry po sa ating mga ginagamit na app like Lalamove or Grab. Especially Lalamove kasi meron silang link para matrace nyo kung nasaan na siya. Kapag po yan ay pinadala nyo sa akin dito, send nyo po sa akin yung link ng Lalamove app. Makikita ko rin po yung rider kung nasaan na siya. Then, minomonitor ko po yun pag dumating dito sa akin. So, once na dumating na siya sa akin at naayos ko na, at ginawa ko naman siya at na-repair ko na, pagbalik po sa inyo, isi-send ko naman, isi-send back ko naman sa inyo yung link ng Lalamove app para po nakikita nyo rin at i-trace nyo kung nasaan na si rider. Ganon din po ako, minomonitor ko po siya para at least alam po natin both sides kung nasaan na yung rider at kung malapit na po ba sa inyo. So, yun. Ganon lang po yung transaction natin kapag magpapa-repair po kayo. Mag-start na po tayo sa ating repair. Ang gagawin po natin is Sony Vaio. Not sure kung ano po eksaktong modelo nito. Pero ilalagay ko na lang po sa ating tawag ito sa detalye sa ating sa YouTube. So, gawin na po natin. Using ko na po yung camera natin. Masyadong malaki itong laptop na to. Hindi kasya sa okay. So, nakita na naman natin kung ano yung problema pagka binuhay natin yung laptop. Tingnan nyo ang kapal, oh. Mga kabuting-ting, oh. Kapal niya, mga ilang inches to. 2 inches. So, tanggalin muna natin ang battery niya. Sobrang kapal ng laptop na to, mga kabuting-ting.
forward na lang natin. Po-post ko na lang muna. Integrated computer systems and center point for solutions and technologies for the automation of domain 2025 phones. You'll see your data release a copy of the phone solutions and tracking pizza solution. Okay, so yan. So, ito ngayon sa amin ng company. Partner, so yung kanilang mga saliling volume. To determine whether there is similar criminal and administrative liability of managing Timothy in general. So natanggal na natin mga kabuting ting yung ano yung natanggal na natin yung cover nung laptop. So ang gawin natin, tanggalin naman natin tong CPU. So mag-focus muna tayo sa overheating. Tingnan natin kung masisolve siya sa gagawin natin. Meron pa palang isa. Meron pa palang isa. So, kailangan mataalas ang mata mo sa ganta mga kabuting ting kasi yan. So tingnan natin. Inisi natin yung CPU niya, yung thermal niya. Pinisin natin yung fan. Makakamaya yung fan niya super barado na. Tingin lagkit oh.
Ito siya, kabuting-ting. Ewan ko kung nakikita niya. So medyo marumi naman siya, medyo marumi siya, pero hindi naman ganun kadami yung alikabok niya. So linisin na lang natin. Ano, boss? Hindi nga ako mag-unos. Anak lang, tesan tayo. Ako nga, ako na. Subukan ko lang. Sana pinanood mo sa YouTube. Sensya na kayo, boss. Eh. Mga ano, mga kabuting-ting, ha? May interruption tayo. Sam? Sam, wala ka bang alcohol dyan, ha? Alcohol? Wala ka dyan alcohol? Sige mo nga. Wala? Sige, huwag mo. Ang dikit ng kamay ko eh. Andito yung screw niyan, ha? Gagawin natin, mga kabuting-ting, lalagyan natin siya ngayon ng thermal paste. Titingnan natin kung ba tayo. Kung mag auto-shutdown pa rin siya. Ayun! Anong ayun? Wala pala eh. Saan? Lock mo na. Eh, ito yung ano. Hindi pa rin yung binubutas eh. Ito lang mga kabuting-ting, ha. Meron tayong storbo rito eh. Ito. Pakita ko kaya sa inyo si Commander. Tingin mo na, Han. Oo, oh, yan. O, ganyan. Bakal na po. Saan may ganun pa. Bibigit natin sa ano. Hoy, lock mo muna to. Na. Ako na mag-lock. O, yan. Umalis na yung ating storbo. Si Bossing. Ang nagpapatupad ng bata sa aming tahanan. So, habang since nakabukas naman siya, check muna tayo ng mga component dito. Baka mamaya meron itong problema sa PSA. Okay. Mababang reading. Okay. Okay. So, expected natin yun. Dapat wala tayong mababang reading. Wala tayong short na makukuha. Kasi, nabubuhay naman yung laptop eh. Okay. Dito, talagang mababa reading nito. Hindi malapit siya sa CPU. Okay. So, wala akong nakitang
mababang reading sa coil niya, sa inductor niya. Tingnan tayo ng... Okay naman mga kapasitor niya. Okay. So hindi tayo mag-expect na makakakuha tayo ng pangit na reading. Dahil okay naman ang ating display. Nag-auto-shutdown lang talaga siya. So hindi natin alam kung ano yung common issue ng auto-shutdown na yon. Hindi natin alam kung ano yung issue pala, hindi common issue. Sorry. Hindi natin alam kung ano yung issue, bakit siya nag-auto-shutdown. So, normally pag auto-shutdown, titingnan lang natin dyan, baka overheat. So, ayan. Napalitan na natin ang thermal paste. Ay, solve pa lang muna natin itong ano. Itong screw niya. Nagkabit na natin itong ano. Kailangan muna natin ikabit itong ano niya. CPU fan. Okay. So try natin mga kabuting-ting i-test itong laptop kung mag-auto shutdown po ulit siya. Nakabit na naman natin yung bagong thermal paste. Natin sa SSD. Bago lang ito. Battery.
siya mag-battery. Try muna natin siya ng direct charger. Try natin siyang mag-boot ng walang battery. Tingnan natin kung mabubuhay. Nakusod natin dito para makita nyo. Yan, makikita nyo naman dito sa screen. Power on. So, ang nangyayari dito, umuugong siya ng malakas eh. Pag umikot yung fan, yan. Titingnan natin kung mamamatay. So, normally, mga wala pa yatang 5 minutes yan, mamamatay na eh. So, tingnan natin mga kabuting-ting kung may pagbabago. So 1%. So, observe natin siya mga buting-ting. Tingnan natin kung mamamatay pa. Meron na tayong 1%, hindi na siya tumataas. Actually, kanina hindi naman ganun kataas yung ano niya eh. Yung temperature niya, yung percentage niya. Pero namamatay. Pero sa ngayon, meron na tayong 1 minute, magka 2 minutes na yata ito. So far, so good. Tapos smooth yung ikot ng fan niya ngayon, no?
galaw-galawin natin para makita ko. So far, hindi pa siya namamatay. Sige, another 2 minutes. Magbigay pa tayo ng another 2 minutes. Then, pag di pa rin siya namatay, balik natin yung case. Balik natin lahat. Then, saka natin siya i-observe. Kung namamatay pa. So, ganyan lang mga kabuting-ting. Pag may mga overheating kayong mga laptop or computer, desktop, ganyan lang po. Pwede nyo pong pag hinalaan agad, kaya siya namamatay, is overheating. Pwedeng barado yung CPU pan. Tapos, tuyot yung thermal paste sa CPU, sa GPU. Kaya siya nag-automatic shutdown. So, yun yung isa sa dahilan. Isa po yun sa dahilan bakit nag-auto shutdown. So, marami pa pong iba yan. So, ang ginawa ko naman, chinek ko naman yung board niya. Wala naman ako nakitang unnecessary shorted or hindi magandang reading sa ano sa tester natin. Hindi na siya namamatay, oh. Ang gagawin natin mamaya, ibabalikan natin lahat. 1 minute na lang. Alam niyo mga kabuting-ting, mahirap itong ano na ito, yung auto shutdown. Meron itong mga tinatawag na back job, eh. Kaya sinabi ko sa may-ari nito, yung sa kausap ko, yung issue ng laptop na to, may possibility itong may back job. Kasi, kung pwedeng na-test ko siya within a day or 2 days, hindi siya mag-auto-shutdown. Pero during nasa may-ari na yung laptop niya, during usage niya, habang ginagamit niya, dun niya makikita kung mag-shutdown. So yun, minsan may mga ganong case. Kaya kailangan nitong matest ng matagal kung mamamatay pa siya. Para pag binigay natin sa customer, alam natin na wala tayong backup. So lampas na tayo, 3 minutes. Okay na yan. Kasi enough na yan yung kanina kasi. Ito pala. Yung kanina kasi is pagbuhay pa lang, mga ilang minuto lang mamamatay na. So shutdown muna natin. Okay, tapos balikan natin yung case niya. So, ito na, kabuting-ting. Testingin natin siya ng buo na. So, hindi ko muna kinabit yung chart, yung battery para ma-observe din natin. So, ang gagawin natin, rekta muna tayo sa charger. Press natin yung power button.
So buhay na siya, buting-ting, ayan. Observe lang natin siya kung mamamatay. So, install na kaya natin yung ano nito, driver. Install na natin yung driver, kabuting-ting ha. Kasi, hindi pa naka-install driver nito eh. Para ma-observe din natin siya ng maayos. Ako ba nalagay yung installer ko? Disable ko lang muna yung mga yung settings ng ano niya, Windows Security. So pag ito hindi namatay sa ngayon, ibig sabihin na okay na yan. Normally kasi mabilis siya mamatay eh. So sa mga, again, sa mga gusto magpa-repair, mga kabuting-ting, pwede po, habang nag-i-install naman tayo ng driver, pwede tayong mag, pwede kayong mag, ano sa atin, mag-message sa ating YouTube channel. Pwede kayong gumamit ng Grab, kung alam Metro Manila, pwede kayong gumamit ng Lalamove. Kala ko namatay ni. Yun. Pwede kayong gumamit ng Lalamove app or Grab. Bahala na kayo kung ano gusto nyo gamitin. Tapos kung province naman kayo, pwede nyo ipadala sa atin through JNT or LBC. And bahala na rin kayo kung saan nyo gusto ipadala. Masasagot nyo po ang shipping back and forth. Tapos yung payment po nun through GCash. So marami naman po tayong nagpa-repair sa atin, nakabalik naman po yung mga laptop nila. And may mga video naman po akong ina-upload once na pinadala ko na sa kanila yung laptop nila. So yung repair natin, pag hindi natin na-repair, ina-upload din natin 'yan. Pag na-repair natin, ina-upload din natin. So para po ano, fair sa mga may-ari ng computer. So yun, mga buting-ting. Laptop or desktop, hardware or software, pwede po. And kung meron din naman po kayong mga problem, software, let's say,
may issue po yung sa Windows nyo, sa tingin nyo kaya namang makapag-internet at pwede nating ma-remote, pwede naman po natin siyang i-remote basta po nakakonect sa internet yung laptop nyo or computer nyo. Nagre-remote din po ako. Basta po ang payment natin noon through GCash. So sa ngayon, mga buting-ting, based observation ko, hindi na siya namamatay. Unlike kanina, tsaka kagabi, basta pag binuksan mo siya, parang hindi siya tumatagal ng 2 to 3 minutes, namamatay na siya, mga ganon. Basta pag nag-boot siya, ipunta siya sa Windows. Ayan. Hindi ko alam kung ano eksaktong model ng laptop na ito. Check natin sa DX Dial. Yung gumana na yung ano, keyboard kanina, hindi gumagana ang keyboard nito eh. System model is BPCF24AJ. AJ. So, yan yung system model na sinasabi niya. Pero I'm not sure kung ito talaga ang model ng Sony Bio na ito. So far so good. Wala tayong auto shutdown na na-experience. Try nga natin itong i-connect sa Wi-Fi. Itong mga kakakonect. Naku, mukhang may problema ang Wi-Fi nito. Try natin i-connect. So nakakonect naman siya sa Wi-Fi. Installation completed. Tanggalin na natin si external drive natin. So far, wala tayong auto restart na na-encounter or auto shutdown. So, shutdown natin. Pero ano ko muna yung update niya. Baka biglang mag-update eh.
Disable muna natin si update. Baka magtagal tayo dyan. Okay. So shutdown. Shutdown natin. Then try natin ikabit yung ano niya. Yung battery. So hindi na tayo nakaka-encounter ng namamatay siya. Hindi na natin siya na-experience yun. So, kapit natin ang battery. Nakakabit ang battery. Tingnan natin ulit under observation. So bigyan natin ng mga 3 minutes natin gamitin. 3 to 5 minutes. Observe po natin siya kung okay na. So linisin muna natin, medyo magbawas muna tayo ng mga garbage sa ano niya. Mga files na hindi naman natin kailangan. So, tingin ko mga kabuting-ting, nadali natin yung problema ng laptop na to. Hindi na siya namamatay, oh. Naka-charge yung battery. Ayan. Naka-charge yung battery niya. Kanina pa yan, hindi pa tayo namamatay. So I think okay na tayo rito sa laptop niya.
So, kung meron po kayong mga question, mga kabuting ting about sa computer, basta kaya po natin sagutin, sasagutin po natin yan sa abot ng aking makakaya. Software po or hardware, advanced to ano, basic to advanced, kung kaya po natin sagutin, sasagutin po natin. So sa ngayon, obserbahan ko po muna to, pero tingin ko hindi na siya mamamatay, dahil kung mamamatay siya, mabilis siyang mamatay eh. Mga 2 minutes lang mamamatay na siya eh. But simula po kanina nung palitan natin ang thermal paste at nilinis natin yung fan, is nag okay na siya. Check natin yung ano niya, yung percentage ng partida, mga kabuting ting, ano pa to ha, dito sa taas ng taas kasi ko ng bahay eh, yung repair shop ko nasa taas eh. Partida, ano pa yan, mainit pa rito. So nag 50% siya, 61%, 54% sa CPU. Yung GPU niya naman 0% lang. So 1%. Hindi siya ganoon ka ano yung GPU niya. Sa CPU medyo mataas, 59, unlike kanina. Dahil nagra-run kasi tayo ng ano ng system ano scanning. So kaya tumataas yung percentage ng CPU niya kasi nagra-run din siya. So yun mga kabuting ting, maraming salamat. Kung meron po kayong mga katanungan, basta mag-leave lang po kayo ng question regarding po sa ating mga computer problem. Please like and subscribe po sa ating YouTube channel para po marami pa po tayong ma-upload na mga computer problems, software or hardware. But sa ngayon po, ang ginagawa ko po ngayon is more on hardware po muna. So, again, maraming salamat po. Thank you po and happy, ano na ba ngayon? Friday na pala ngayon. So, bukas weekend na. Salamat po mga buting ting. Bye-bye and have a nice day po. God bless.